ay WRR, International Web Radio Rapido, himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. Ay WRR, umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube. Ay WRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido. Inihahandog sa inyo ng IWRR, ang programang bumusog sa inyo ng iba't ibang paksa, kasabay ng mga pampagising na musika, may init na salubin sa iba't ibang usapin. Tuwing alas 7 ng umaga, sabay-sabay nating pagsaluhan ang palatuntunang Almusal, Alituntunin, Musika at Salubin, kasama si Rapido Ronel De Vera, dito lamang sa IWRR, International Web Radio Rapido. Yes, good morning, good morning. Magandang umaga. Masantos siya kabasan. At si kayo namin, naimbag nga bigat kada kayo amin. Today is November 30 at today is our one of our national heroes, Bonifacio Day, you know? At Andres Bonifacio Day, November 30, and today is also a holiday. At yun nga, mamaya ay kukomment tayo dyan sa historical insight ng ating one of the national heroes of the Philippines is Andres Bonifacio. Magandang balita ayon sa Biblia, 1 Timoteo 6-18. Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas palad at kapwa matulungin sa kapwa. Nandito rin ang Golden Rule: do unto others what you want others do unto you. At sa gayon, makakapag-impok sila para sa matatag na hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Ano ang sumasagi sa ating kaisipan kung mabasa o marinig natin ang salitang pag-iimpok? Pira, di ba? Kayamanan, agad ang alam natin na impukin sa bahay o sa bangko. At huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang insikto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insikto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Kayamanan sa langit pala ang dapat nating impukin dahil hindi mananakaw at masisira. Paano tayo makapag-impok na ating kayamanan sa langit? Mayroong mga requirements din tayong dapat gawin. Katulad ng pag-iimpok sa bangko, may mga requirements para ikaw makapag-register para makakuha ka ng iyong bank accounts. At nabigyan tayo ng bank account. Ungat, meron din bank account book na paglalagyan natin ng kayamanan na nag-iimpok natin sa langit. Yun. Ipagbibili ninyo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insiktong sumisira. Mga kapatid, mga kababayan, sa bersikulong ito na binasa natin, tiyak ayaw ng pakiramdam nyo ang sinabi na ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay nyo sa mga dukha. Aanhin mo ang mga kari-arian mo kung patay ka na. Maiiwan lang naman ng yaman mo dito sa langit, ngunit ang inimpok mong yaman sa langit ay nauna na sa iyo. Hinihintay ka ng yaman mo sa langit, yan ang ibig sabihin na ipagbili at ipamigay. Bakit sabihin tayo na gumawa ng sisidlan na di maluluma at doon natin nilalagak ang ating yaman na iimpukin para sa langit? Ano ba ang sisidlan na di maluluma? Mga kapatid, ang puso natin ang nagagamit upang magmahal, kaya ang puso natin ang sisidlang, bank book, passbook na di maluluma.
At kung nasan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Ayan. So, yan talaga. Ang ibig sabihin nito ay huwag kang greedy. No? Huwag kang too much greedy. Yung pag may kayamanan ka, ibahagi mo sa mga kapwa mo na duka o yung mga mahihirap. Huwag masyadong greedy. Kaya nga, dito sa ating bansa, because of greediness, maraming mga politiko, maraming mga impeachable officers, officials of the government that were impeached under our 1987 constitution. May mga, ano dyan, allegedly, Supreme Court Justice, may mga presidente, at marami pang iba na mga official sa gobyerno na nadidemanda ng graft and corruption because of greediness. So, ibig sabihin, babalik din tayo pala sa balyo, no, sa character. At kung sino ka, kung naging public official ka, ay dadala-dala mo yung character mo o value mo. Kung ang value mo nung ikaw ay nasa ibaba pa lamang, na ikaw ay hindi pa mataas na official, wala kang greediness. Talagang hanggang sa dala-dala mo yan, hanggang doon sa iyong pag-angat sa buhay na ikaw ay maging official. Ngunit, mayroon din factor yung environmental factor. May temptations Andyan si devil daw na nagtitempt para sa'yo, gawin mo ito, gawin mo ganyan. Pero, ang nakakalungkot ay yung greediness mo, nagkukurap ka na, kukurap ka na ng public people's money to the injury of the public treasure, public treasury office, at saka sa mga tao na instead na inyong kinukurap yan, inyong kinukurakot na pira na yan ay makatulong sa mga mahirap na tao, ay yun ay malaking kasalanan yan. Kaya't ang ibig sabihin ng ating bersikulo sa Biblia ngayon ay mag-impok ka, gumawa ka ng kabutihan para sa iyong mga kapwa, para yung kabutihan na yun ay nasa puso mo yun hindi mawawala yun. At yun pala ay may offsetting set off. Ano? May offsetting pala pag ikaw ay napunta sa langit, ito yung ginawa mo, mayroong tali doon. Ito yung ginawa mong mabuti, ito yung ginawa mong masama. So, quits na dito, may masama. So, dapat gawin mo, pag andito ka sa lupa, mag-impok ka ng kayamanan na kailangan mo sa langit, hindi yung kayamanan mo dito sa lupa. Yung kayamanan mo dito sa lupa, pamigay mo, tulong mo na lang sa mga maralita, dukhang mga tao, mga kababayan mo. At iyon, yung value, yung pagbibigay, yung gift-giving. Ito, malapit ng Christmas, Ma'am Kathleen, ha? Yung gift-giving, mas mahalaga kaysa ikaw yung nagre-receive. Ayan. So, marami po ngayon na ating mga opisyal, yan pa rin ang problema ng ating bansa. Yung number one pa rin, ang corruption. Pag walang corruption, walang greediness. Walang greediness, walang corruption. Kasi yung greediness, yung pagkasarili, yung pansarili mo ang inyong iniisip, greediness, nagkukurap ka na ng kabandang bayan to the injury of the people's money and to the injury of the people itself. Yung mga tao na dapat sana ay tulungan ng inyong kinurap na kwarta ng kabandang bayan ay nako, ang dami pong marilita sa ating bansa, mga in relation to the expose of Senator Tulpo, yung mga children na nasa hospital diyan sa National Children's Hospital ay nako, kawawa. Kaya doon na lang ibibigay sana yung mga nakukurap ng mga specialist ng bansa, ng local government units, ng national agencies of the government, ay dapat na sana ipunta na lang doon. Kaya kung minsan mas maganda ata yung dictatorial rule, yung martial law. Kaso naman pag inabuse talaga yung authority, yun ang nakakaroon din ng problema, madaling mag-corrupt din. So, well, anyway, ang aral sa araw na ito, Pastor Noirin, ay yung huwag kang greedy. Kung hindi naman po pwede yung moderate greed, no? Moderate greediness, hindi naman po pwede. Basta huwag kang greedy. Yung
enough lang sana na para sa iyong sarili. Well, anyway, okay lang naman yan na ano na ikaw ay umaman basta ang mahalaga dito ay hindi ka nagkukurap ng pira ng bayan, ng kabanang bayan, o hindi ka nang-abuso ng iyong kapatao at hindi ka nang-abuso ng iyong kapamilya. O, may iba dyan, yung kapamilya nila, greedy. Ha? Dinadaya na yung kayamanan ng kanyang pamilya para sa kanyang pansarili. Hindi pa nga namamatay yung mga magulang, father at saka mother, yung mga parents nila ay kinukurakot na yung kanilang intuit rights, yung kanilang mamamana to the deprivation of other siblings, of other sisters and brothers, of other heirs. Maraming ganyan eh. Gahaman sa kayamanan, greediness. Ay nako, katulad ng ano ng ating national hero, pero mamaya bibigyan natin ng karampatang opinion at ano dyan eh, yung si Andres Bonifacio. Ano nga ba si Andres Bonifacio? Hindi ba siya yung unang leader ng himagsikan laban sa Espanya? At ito ay iniidolo niya yung tatlong pare, yung si Padre Gomez Gumbursa at Zamora. At yun nga, dahil si Andres Bonifacio rin ay influenced by the French principle, yung democratic system noong 1880s. At talaga namang kasi siya ay nagtrabaho sa isang imprinta, kaya nababasa. Actually, intelligent si Andres Bonifacio, kaya lang because of greediness, no? Because of political greediness of power, yan. Greediness of power, pinapatay ng Magdalo. Sino po bang leader ng Magdalo noon? Hindi po ba si Aguinaldo, General Emilio Aguinaldo? At wag greediness, wag malamang sa kapwa kamag-anak, kapwa brothers or sisters. Nabubuhay pa ngayong ina, kinukurakot niya na yung kayamanan, yung insurance, yung pensions. Nabubuhay pa yung mga anak, ayaw kang magbigay ng kontribusyon mo sa inyong mga anak. Ano nga pa nga ba't ikaw ay nagtatrabaho, ikaw ay nag-work, ikaw ay nag-earn ng pera, di ba, para sa iyong mga anak? Para naman hindi sila maghirap, ikaw, you cannot even part ways of your earnings. Hindi ka nagbibigay ng ayuda sa iyong mga anak. Pansarili mo lang iyong iniisip. Dapat kung yung sweldo mo, noong una pa man, ikaw ay ikinasal, ay talaga namang yung sweldo mo, yung hinahanap mo, yung mga nahanap mo, yung kayamanan mo, ay dapat ipinamimigay yan para sa mga anak, para in return, pag ikay matanda na, ang mga anak naman ang mag-aalaga. At ang importante doon, kahit kunti ang iyong naibibigay sa inyong mga anak, sa inyong mga kamag-anak, kung sila nangangailangan ng tulong, importante doon ay may value yung giving. No? Yan po ang talagang essence ng Christmas. At para palapit na po yung Christmas natin, tinatakal natin yung greediness. Dapat huwag kang greedy. Huwag kang kamasiblat hanggang nga naiimot. Awa, yung mga taga-mangin dyan. Ano, taga-Mangindanao. Mangindanao. Talagang, ano, ganyan po talaga ang buhay. Kaya't mayroon po tayong mga anti-graft and corruption laws, mga rules and regulation para hindi makurap yung pera ng bayan. Pero talagang ano yan yung mga corrupt officials ay deceit that they are going to perpetrate, they are going to commit corruptions para magkaroon ng kayamanan because mayroon silang value character na greediness. Ayan. So ang pag-iimpok po ng kayamanan ay hindi dito para sa lupa, kundi hindi para sa langit. At yung gift-giving ay kayamanan yan eh. Yung puso na nagbibigay sa kapwa mo tao ay isang kayamanan yan na naiimpok para sa langit, para pagdating mo sa langit, kung ikay naniniwala sa Diyos na may
akda ng lahat ng nilalang dito sa mundo ay ikaw ay matakot at ikaw ay magpre-prepara. Hindi mo naman madadala yung kayamanan mo, yung lupa, hindi mo madadala yan dahil ang tao ay galing sa lupa ay mag-i-in up din, patungo rin sa lupa. Hi, good morning, RSDB, you're watching. Good morning. Lahat po ng mga bayan ngayon ay mayroong kanya-kanyang mga okasyon, inauguration, o ano, okasyon dahil sa pagsilibra ng Bonifacio Day. Andres Bonifacio Day, November 30 is a national holiday. Ito pong si former Vice President Lenny Robredo. Kahapon po ay sinabi po niya na ang Pilipinas, spread of falsehoods and propaganda in the Philippines could be linked directly to the vast wealth gap in the country and the people's anger at the democratic system for its failure to deliver on its promises. Yun po yung inequality daw ng information. At itong mga falsehoods, propaganda ay nakikita po ito dahil malaki ang gap ng mga mayayaman at mahihirap. At kung sino yung mahihirap, sila yung nakakaintindang konti. Kung sino yung yung mayayaman, sila yung nakakaintindi kung ano talaga ang truthfulness of certain information or falsehoods of certain propaganda. Yun po. Yung mamahirap, yun po ang palaging nabibiktima dahil usually ang mahihirap ay ang kanilang buhay ay hindi na nila ito pinapansin basta nakarinig na ng informasyon o propaganda ay yun na ang pinapaniwalaan. So, yun po ang isang link daw directly to the vast wealth gap in the country and the people's anger at the democratic system for its failure to deliver on its promises. Ito pong si former Vice President Robredo ay nagsalita during the Adenauer's Step Tank Solutions Conference on Fighting Fake News, Misinformation and Disinformation on Tuesday that political forces took advantage of the years-long frustration of Filipinos over unfulfilled promises, channeling the people's anger to benefit their own agenda. Well, yan yung opinion, pero totoo po yan. Pero ang ano lang naman dyan, ang aking naman opinion dyan ay nakataon lang na talagang marami ang propagandist ng incumbent president ngayon ng PBBM at saka yung acceptability ng mga propaganda ay mas maraming nag-accept dito sa naniniwala dito sa adhikain ni President Bongbong Marcos. So, pero valid po yung point ni former Vice President Robredo kasi she highlighted the sources of deception by quoting substantially from research on misinformation and disinformation conducted by sociology professors Jonathan Ong of the University of Massachusetts Amherst and Nicole Corato of the University of Canberra. Sinabi po ni Vice President Robredo, if we are to come up with truly long-term solutions, then we have to understand this is the most important, the roots of the problem. The reality of the vast majority of the Filipinos is one skewed towards the will of, the will-connected few. The ultimate question is, so why are Filipinos so vulnerable to fake news? Robredo said in her keynote address. At it is one where following the rules and working hard does not guarantee the achievement of the dreams. This is what starts the frustrations. Ayun. So the promises of fairness and equality put forward by our democratic order has for many gone unfulfilled. Such a situation has become deeply entrenched over the generations, yielding a deep undercurrent of frustration that was transformed into anger and set into overdrive the purveyors of disinformation. Ayun. So, according to Robredo, when this anger is amplified by disinformation,
Just like what happened during the campaign period for the 2022-19 national elections, it becomes hard to start even simple conversation between people or persons to persons on both opposing camps. So, yun po ang sinasabi dito. At meaningful conversations become almost impossible. Pax, trust, and the sense that we are all in this situation together fall by the wayside. We come to view our fellow citizens as little more than adherents to one story or its opposite. Supporters of one politician or the other, so polarities are created. So, yun po. Nagkaroon ng polarization, paghiwala-hiwalay ng mga tao because of followings, because of propaganda. Pinapaniwalaan nyo isang propaganda, hindi naniniwala dito sa isang propaganda. Yung sitwasyon na yan ay base naman dun, doon sa pag-aaral na kaya mayroong naniniwala at hindi naniniwala sa isang propaganda dahil naman daw sa economic gap ng mga tao, yung from the under poverty, mid average, at saka average Filipino class, at saka yung rich people and super rich people. So yung economic gap, economic wealth ng ating mga mamayan ay isang contributory factor doon naman sa pag-success o yung pagdami ng naniniwala doon sa falsehood, doon sa misinformation, doon sa disinformation, or doon sa mga propaganda, maling impormasyon na ibinabahagi sa ating mga mamamayan. So in other words, the poor people adhere more to falsehood, disinformation, misinformation because of their anger na hindi nila na-achieve yung successful life in their in their journey towards accomplishing a specific objective to become a successful or economically well-off citizen. So doon nakakaroon ng gap. Doon nakakaroon ng mas maraming nag-appreciate doon sa mga misinformation, disinformation, at sa mga false propaganda. Hindi doon sa truthfulness, hindi doon sa talagang real na nangyayari dito sa bansang Pilipinas, dito sa ating komunidad. Dahil nga, totoo nga naman, kung yung mahirap na tao, kung ano yung sinabi mo doon, yun na yung paniniwalaan dahil wala silang great accessibility to truthful information and real facts na nangyayari dito sa ating bansa. Mantakin mo na lang kung walang ano yan, walang gadget, walang cellphone, walang ano, di kung ano yung minarites ng kapitbahay, di yun ang pinaniwalaan. Kung mayroon kang cellphone, mayroon kang gadget, radio, television, makikita mo naman, mababalance mo kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo o hindi. At yun ka, itong si Vice President Lenny Robredo, ay iniimbitahan ng mga foreign universities at organizations dahil sa pagsisiwal at pag-expose niya yung itong role ng social media dito sa bansang Pilipinas dahil siya mismo naka-experience ng ganyan na siya mismo ay naka-receive biktima ng false propaganda. Ayun. So siya naman ngayon ay namamayagpag na maraming non-governmental international organizations na nag-iimbita sa kanya kung paano yung role ng social media platform dito sa bansang Pilipinas ay nakakapag-direct ng course ng isang bansa, ng isang maliit na bansa o isang malaking bansa dahil sa very strong misinformation, disinformation and false propaganda. So maraming dito sa Pilipinas kasi ay nagamit lahat ng paraan ng mga
public relations officers dito sa ating bansa, lalong-lalo na itong mga bloggers. Oh, sabi ni Mr. Tiglaw ng columnist, national columnist, yung bloggers ay hindi daw ito mga journalist. So, ayun. So, mayroon ng distinction. Iba ang journalist, iba ang bloggers. Kasi yung bloggers, minsan yung blinablog niya, mali. Gandang umaga sa iyo, Munting Isko TV. Good morning, Pastor Arnel Montemayor. How are you related to Pastor John Montemayor of Santa Barbara? Out na naman itong mga protestante dahil alam niyo po mga kaibigan, itong red tagging hindi mawala-wala sa ating komunidad, sa ating sitwasyon ngayon dito sa bansang Pilipinas, dahil alam niyo ba yung noong December 2020 yung mga group of LUMAD, indigenous peoples, students and their supporters call on the government to stop red tagging amid attacks on schools supported by groups that the military and local officials claim to have links to communist rebels. Itong mga rumad na ito ay niririntag nila. Ay ngayon, iba naman ang niririntag. At itong members of Protestant Church sought Supreme Court protection from alleged rintagging and harassment by top officials of the Armed Forces of the Philippines, particularly a division of the Philippine Army, while they also named the military chief as respondent on the basis of human responsibility. Ayon, couples of Edwin and Dolita Edgar, both pastors of the United Church of Christ in the Philippines, UCCP, and the lay leader Ronald Ramos, filed a petition for writ of amparo and a temporary protection order against the military brass. A writ of amparo is a remedy available to any person whose right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of a public official or employee or of a private individual or entity. Pare March, yung Rito Bambaro, ha? Hindi ito pinsan ni Jando at saka si Jundo. Ha? Hindi ito yung pinsan niya, Pare March. At sinasabi dito, yung mga petitioners claim they were accused of giving aid to communist insurgents and were included in a list of alleged New People's Army rebels by division of the Philippine Army. Ayan, so grabe naman itong name respondents in the 62-page petition were AFP, Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff, Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Philippine Army Commander, Lieutenant General Romeo Browner Jr., 2nd Infantry Division Commander, Tapulong, 59th Infantry Battalion, Tinisa Jr., Sergeant Ronald Dalo and Granville, Private First Class Borhi Ibol and respondents Roy De La Pina and Bong Samila among others. So, in their petition, outright threat ito eh, the Edgars and Ramos claimed that in doing their ministry work for the gospel, they were falsely alleged despite the utter lack of evidence to be giving aid to communist insurgents by the respondent. Officers and enlisted personnel of the 59th Infantry Protector Battalion stationed in the 59th Infantry Protector Battalion stationed in Rosario, Batangas, and in the various 59th IB detachment across Quezon Province and Batangas. The petition alleged further that 59th IB conducted military surveillance, military reconnoiter, or petitioners despite petitioners being civilians and intimidated and gravely coerced them to surrender, admit to being NP members despite the lack of any evidence and their outright refusal to divulge alleged evidence. There is an outright threat of a military operation directed against the lives, liberty, and security of the petitioners. So due to the alleged illegal military surveillance, unwarranted visits, threats of illegal searches, at the outright threat of a deadly military operations akin to the Bloody Sunday operations, the respondent officers and enlisted personnel of the 59th
59th IB have implanted a genuine and crippling fear in the minds of petitioners. So itong couple, si Edgar Couple and Ramos, were referring to the simultaneous police and military operations on March 7, 2021, which led to the killing of 9 activists, an episode called Bloody Sunday. So yun, Gilbert Andres, one of the lawyers from the Center for International Law, whom the petitioners sought to represent them, claimed that Ramos had received text messages warning him that there will be a military police operation like the Bloody Sunday military operation. So Andres also noted that his client is a former barangay captain. So yun, takot na katakot po itong mga pastor na ito, ng mga protestante, dahil itong pananadya at ang tawag dito, a threat ng mga military officers dito naman sa 59th IB. So nagfile sila ng petition for a writ of amparo para magkaroon ng protection order. The petitioners asked the High Court to bar the respondents from entering a 1 kilometer radius of their residence or work address and from communicating directly or indirectly to with the petitioners. They requested further the protection of their families by a private institution capable of securing their safety. Ayun. So petitioners requested that the military be directed to investigate the respondents in the petition and reassign them outside Batangas province. Members of the UCCP, United Church of Christ of the Philippines, accompanied Julieta Edgar, who was the only petitioner present at the Supreme Court, as they had a prayer session outside the court premises. So yun. So ang sinasabi naman ni DFP Public Affairs Office said that we have not received yet the formal copy of the petition. In the meantime, we will look at the allegation and will answer in the proper forum. Ayun naman. So yun. Stop red tagging na kasi. Kung tumulong ka lang sa kapwa mo tao, red tag na. Paano? Kung tumulong kami, mga broadcaster, sa isang tao na hindi naman namin alam na yung pala mga New People's Army or Communist Leaning Group, red tag ka. I-red tag ka na, i-communist ka na ba? Nawawala si Ma'am Kathleen, at mawawala yung mga imported salmon at pampano, kukumpiskahin daw ng BIFAR. Yung salmon at pampano, however, may be consumed in hotels and restaurants ulit, said the BIFAR. So marami ang nagulat ang lumabas sa balita na ipinagbabawal ng BIFAR ang pagtinda sa merkado ng salmon at pampano. Kaya't itong si Senator Tulpo sa kanyang privileged space ay sinabi niya na mabinta ang salmon at pampano dahil bukod sa malasa na ito, aabot kaya pa sa mga mamimili. Kaya naman nangamba ang mga maliliit at kawawang mga tindira na umasa sana sa pagkakitaan nila sa pagtinda ng mga isda na ito, sinabi ni Tulpo. So nabigla rin ang mga mamimili na nais makapaghain ng mga pagkain ito sa Pasko. Ang mga mayayaman na lang na may pirang makakain sa mga hotel at restaurant ang pwede lang makakain ng mga isda na ito, or kung gusto mong makain nito, yung mga dilata na lang ang pwede mong bilhin. Yun ang sinabi ni Senator Rabi Tulpo. Ito ay anti-poor, sabi niya. Kaya nga naman, bakit nga yung mga isda, huwag ka nang magbinta. Ano mo na lang sa mga bahay-bahay. Magbinta ka pa rin pero sa mga bahay-bahay. Grabe naman itong BIFAR. Ano ba yan? Pinapaboran nyo yung mga mayayaman? Abot kaya nga yung presyo, bakit naman pinagbabawal nyo? Hindi naman illegally fish na nakuha, or hindi naman, wala namang problema na yan ay ang tawag dito ay edible naman. Ayun, so dapat yung BIFAR ay wag namang ipagbawal para sa mga taong bayan na mahirap na nga lang yung pampano at saka ano pa yung mga isda na yun. Masarap pa naman yan. Pampano at saka ano yun, prohibiting small fish vendors. Ayun. Pampano anti-poor. Ayun. Grabe naman.
ano ba yung isang isda? Salmon. Pampano at saka salmon. Ayun, ang sarap pa naman na ano yan. Pulutan, ano paring beak at saka wagner. Pagkatapos ng ilang palala, magbabalik po ang almusal. Ang elektrisidad ay kaagapay sa pag-unlad ng buhay. Maging wise sa pagkonsumo sa kuryente. Hugutin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances. Iwasang mag-overload ang mga aparatong dekuryente nang hindi magkasakuna. Paalala mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO sa pamumuno ni Engineer Rod Corpus. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-502-1812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President, Ricky Avellino, an ally you can trust. Hanap nyo ba'y machine shop na makakaagapin ninyo sa pangangalaga ng inyong mga sasakyan? Untalan Machine Works ang sagot yan. Para sa engine reconditioning, engineering works, electric welding, at diesel injection pump service, Untalan Machine Works ang bahala dyan. Matatagpuan sa MacArthur Highway, Nalsyan, Calasyao, Pangasinan. Garantisadong serbisyo. Hatid sa inyo ng Untalan Machine Works. Hanapin si John Untalan o kaya'y tumawag sa telepono bilang 0931-218-2060. Untalan Machine Works! Say food and cup ang la, embit and sitting, ting 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 tang tang ting tang ting 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 tang. Marigold Bookstore! Mga bata, baka hindi pa ninyo alam na ang Marigold Bookstore ay may sports supplies na rin. Yayahin mo na sila itay at inay para dito na bumili ng gamit sa paborito mong mga laro. Bukod kasi sa mga libro, papel, lapis, ballpen, kartulina, at iba pang gamit pang eskwela at pang opisina, ay makakabili ka na rin sa Marigold Bookstore ng iba't ibang klase ng pang sports tulad ng basketball, volleyball, baseball, pingpong set, chessboard, boxing gloves, taekwondo gear, at iba pa. May mga modernong trophies din para sa iba't ibang paligsahan. Kaya tara na at i-enjoy ang murang presyo ng mga dekalidad na supplies mula sa Marigold Bookstore. Matatagpuan sa downtown Dagupan City. Halina kayo para masubukan ang tatak Marigold Bookstore! Magpakailan pa man di ka mag-iisa sa hirap at ginhawa, ikaw ang kasama. Lahat ng pangarap mo ay iyong matatamo sa iyo. At habang buhay ka,
Pagbabalik po ang Alituntunin Musika at Salobin. At ito nga, ang Salobin po natin ngayon ay itong pagsilibra ng ating paggunita nitong ating one of the national heroes, the father of the Philippine Revolution, Andres Bonifacio de Castro. Ayun, sa kamag-anak ni ano to, Noli de Castro. Itong si Andres Bonifacio po ay sinilang noong November 30, 1863 at hanggang May 10, 1897 was a Filipino Freemason and a revolutionary leader. He is often called the father, ang ama ng revolusyon ng Pilipinas, and considered one of the national heroes of the Philippines. He was one of the founders and later the kataas-taasang Pangulo, Supreme President, Presidente Supremo in Spanish, often shortened by contemporaries and historians to just Supremo. Ayun. So, Supremo of the Kikiki, kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, or commonly known as the Katipunan. Ito ay isang movement po, ito ay isang movement na mga revolusyonaryo upang taguyod ang independence, ang kasarinlan ng bansang Pilipinas laban sa mga kolonyal na Espanyol, Spanish colonial rule na nag-start ito sa Tagalog Revolution. So, with the onset of the revolution, itong si Bonifacio po ay reorganize ang Katipunan into a revolutionary government. So, itinalaga ang kanyang sarili bilang pangulo of a nation state called Haring Bayang Katagalugan. Haring Bayang Katagalugan. So, sovereign nation of the Tagalog people or sovereign Tagalog nation. Also, Republika ng Katagalugan, Tagalog Republic. Republika Tagala in Spanish. At ito po ay talagang ano, yung mga Tagalog speaking ay talagang na-recruit po sila dyan. At yun nga, itinalaga itong si Andres Bonifacio bilang kanilang supremo. At marami pong nangyari dito at hanggang ito po ay nagsiwalat na, yung organization ay lumawak na sa buong Pilipinas at yun nga ay nagkaroon ng revolusyon. Pero habang ano po yan, ay marami po namang mga problema dito sa internal affairs ng KKK. At yun nga, habang nakikipaglaban ang ating mga revolusyonaryo, mga KKK members, kagalang-galang, katipunan ng anak ng bayan, ay nakakaroon naman ng internal squabbles dito sa liderato ng mga revolusyonaryo. At ito nga, ang sinasabi nga dito, itong si Andres Bonifacio ay later on, dahil sa mga questions of leadership sa organisasyon, ay ito ay pinaslang, ito ay inassassinate kasama ang kanyang brother. At ayon sa history, ay yun ay although hindi specific kung sino ang nagutos, pero at the time, ang kasi natalo ito sa eleksyon at nanalo itong si Emilio Aguinaldo bilang leader ng revolusyon na at the time, ay siyempre may command responsibility daw at marami po ang conspirators dito at ito nga ay inassassinate si Andres Bonifacio kasama ang kanyang kapatid. At alam nyo na kung bakit, dahil sa leadership na isyo. At that time, ang naging presidente ay si Emilio Aguinaldo. So, quote-unquote, makikita nyo na doon sa panahon ng Kastila at sa panahon ng Revolusyon dito sa Pilipinas, ay hindi talaga nakakaisa yung ating mga
lideres. At kahit noong ideklara na kung sino talaga ang national hero ng Pilipinas ay doon sa Commonwealth Act na yon, dahil at that time ay lahat yung mga members po sa Commonwealth ay mga ano yan eh, mga American influence leaders, ay dineklara na talo si Gat Andres Bonifacio bilang national hero, at ito nga si Jose Rizal ang kanilang binutusan, ibinuto na National Hero of the Republic of the Philippines. Pero para sa akin, ang national hero dyan ay dapat si Andres Bonifacio, dahil siya ang unang Pilipino talagang ano siya eh. Itong si Andres Bonifacio ay mahirap lamang ang buhay, ay pero ito ay very intelligent, dahil marami siyang mga nababasang mga libro. Si Freemason nga eh, at the time, ang Freemason kasi at the time ay considered na enemies po ng Catholic Church, na under naman dito sa Spanish colonial regime ng panahon ng Spaniard. So ito nga si Andres ay nagkaroon ng asawa na si Gregoria Bonifacio, at sila ay ikanasal dito sa Catholic ceremony sa Binondo Church in March 1893 or 1894. The couple were married through katipunan rites in a prince house in Santa Cruz, Manila on the same day of their church wedding. So mayroong katipunan rites yung pagsiselebra ng kasal. So kompleto yan. So ito po ang katipunan da ay talaga namang ito ay founded by Gat Andres Bonifacio. So ganun, if we go back to history doon sa Commonwealth Act na yon, ay gusto kong maging national hero ay si Andres Bonifacio. Good morning, Leslie. How are you? How is Mama Beth, Leslie? Sana ay alagaan mo mabuti. Yes, Bro Rinan, happy birthday kay Brad Dimitrio Martinez. Happy birthday dyan sa barangay Timpra Gilig, San Fabian. Good morning din kay Aris. Kay Aris at sige yung mga kasamaan. Kay Aris, Rinrin, Michael Bunyog, Ronald Tilde, Jumer, Ronnie Bruto at Wing Bongar at Councilor Wawi Bongar dyan sa bayan ng Burgos. Kumusta po kayo? At sa December 6, makikita tayo ng mga bro dyan sa bayan ng Dasol. Gandang umaga rin sa iyo, Kagawad. Dumalanta diyan sa Kasampagaan. You are back in business. Ano, padre? Medyo tatlong buwan ata yung bakasyon mo. Ano, padre? Pat vigilant ka diyan. Check mo lahat yung mga budget nila diyan. Baka nagkukurap na rin sila dahil greedy. Greedy na rin yung mga barangay official. Belated happy birthday pala kay Padre, Councilor Alex Eliasar. Kamakailan, nag-celebrate ng kanyang birthday dyan sa isang councilor dyan sa bayan ng Lawak, Councilor Alex Edgar Eliasar. Happy birthday, bro. Hi, Aris DB, nanonood ka pa rin ba? Or nakatulog ka na? Magandang umaga rin sa iyo. Dito sa bayan ng Mangaldan, si OIC Chief of Police, Colonel Zarate. Ayun, si Colonel Benjamin Zarate. Kaya ongoing ceremony dyan doon sa paggunita sa national hero na si Gat Andres Bonifacio.
At ito nga, yung habang inintay natin si Ma'am Kathleen, ay talaga namang nagkonsulta nga noon yung si Andres Bonifacio doon sa paglalance nila ng revolusyon, na ito naman ay kanyang itinalaga si Pio Valenzuela to Rizal para tanungin at alamin kung ano ang kanyang belief, ano ang kanyang sentimento sa loobin para magkaroon na ng revolusyon at the time. Ay sinabi ni Jose Rizal na hindi pa napapanahon ang revolusyon dahil kulang pa ng edukasyon daw ang mga Pilipino noong panahon na yon. Sinasabi nila pag ikaw ay Andres Bonifacio. Yes, mga kaibigan. Ito po muli si Rapido Ronel de Vera, nagsasabing magandang umaga po sa inyong lahat. Be in good health and be safe always. Magandang umaga. Hanggang sa muli nating pagsasalo-salo sa mainit at makabuluhang almusal, alituntunin, musika't salubin, hatid sa inyo ng IWRR, International Web Radio Rapido. Ito ang IWRR, International Web Radio Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR, umapay bulong worldwide via live streaming, Facebook Live, at maging sa YouTube, IWRR, International Web Radio Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR, International Web Radio Rapido.